Gulong gulo ang isipan ko ng sandaling iyon. How on earth did he know my name? At sino ba talaga tong lalaking to? Stalker? Admirer? Pero hindi eh. Hindi magkakagustong mga itsurang ganito sa mga simpleng tulad ko. Alam na alam ko mga tipo ng mga ganitong mayayamat na may itsurang gaya ng isang to. They're more sophisticated and beautiful woman. Kaya bakit ako? Wika ni Catherine sa sarili. Ako? Aatan kasama sa kasal ng ex mo? Bakit ako? Ang dami-daming mas maganda dyan na mas mabagay sa'yo. Wika niya rito. You won't understand. It's just worthy. And we're done. Kung sabihin nito iyon, akala mo napakadali lang para sa kanya. Sabagay, mayaman sila. Hindi nila naiisip na baka may gagawin ka sa araw na yon kasi sila wala. Maghanap ka na lang ng iba dyan, Officer Salvador. Marami pang mas maganda at mas makakasabay sa'yo kesa sa akin. Can't you understand it, Catherine? I want you to attend with me in that wedding as my wife. Like we actually have this happy family with our son, but not. So there's no time to find that someone. Gusto niya magpanggap kaming mag-asawa? Sa harap ng ex niya? Sa kasal mismo ng ex niya? No way! Ayoko. Uuwi na kami ng anak ko. Sabi ni Catherine at sabay na tinalikuran ito. Palabas na siya ng silid nang hatakin nito ang kanyang braso pabalik at malakas na sinara ang pinto. Sinandal siya ni Andrew sa pader. Hindi ka aalis. Walang aalis sa bahay na to hanggat hindi ka nakakapagdesisyong sumama sa akin. His furious eyes bore at me. Nangihina ang tuhod niyang iniwan siya nito doon. Bakit kailangan siya pang isama niya? Sa lahat ng aspeto, ang pagpapanggap ang pinakamahina siya. She is not good at faking something. Lalo na ang umarte at parang totoo ang isang bagay kahit hindi naman. Madali lang naman pinagagawa niya, Catherine, kaya pumayag ka na. Magpapanggap lang naman kayo. Aarte ka lang. Isang araw lang matitiisin mo at matatapos na yun agad. Mahirap sa side niya. Saying yes to him, this means letting him close with them. He's my donor. The biological father of Albert. The real reason why he's here with me. Would I let that happen? Hahayaan ko ba mapalapit siya sa buhay namin? Mukhang hindi naman siya interesado sa aming dalawa. Gait ng isip niya. Right. Maaari. Dahil ibang kinalakihan niyang mundo. At hindi nga naman siya tsatsaga sa katulad kong may anak na. Pero, kaya nga ako nag-aalala kasi anak niya rin si Albert. Oh gosh. Ano bang gagawin ko? Hindi sila pinayagang umuwi ni Andrew. It's already 5 and she's starting to panic. Di kami pwedeng magstay ng anak ko dito. We're not even close for me to stay here. Eh, hibang na talaga siya. Gaano ba kahalaga yung kasal na yun para sa kanya at kailangang isama niya pa ako? Is he trying to make the bride jealous? Bakit ko ba pinaproblema to? Ang dapat na iniisip ko ngayon ang mga bayarin ko. Hindi to. Ma, hindi pa ba tayo uuwi? Tanong sa kanya ng anak. Uuwi rin tayo nak maya-maya. Anto ka na ba? Pwede ka matulog muna. Gigisingin na lang ni Mama pag uwi na tayo. Hindi aalis si Mama, baby. Nasa spare room sila ngayon kasama ang anak niya. Halos may 4 na kwarto roon. Gusto man niya magtanong bakit ang daming kwarto kahit mag-isa lamang itong naninirahan doon, eh mas pinili na lamang niyang wag magtanong. Mahina niyang sinara ang pinto bago lumabas sa silid na iyon. Siniguro muna niyang mahimbing na ang tulog ng anak bago niya ito iniwan. Napasandal siya sa pintuan at napapikit. Napabogo siya malalim na buntong hininga habang iniisip kung paano muling haharapin ang kanyang donor. Haven't decided yet? Namulat niya ang mga mata at ito ang unang sumalubong sa kanya. He was standing in front of me, so close that I can smell his perfume. Bakit ba bigla na lang itong sumusulpot? Agad akong umatras palayo dahilan para tumama ang aking tagiliran sa kanto ng lamesa roon. Mahina siyang napaasik at napahawak sa masakit na tagiliran. He didn't help her. Instead, he just watched me with that smirk on his face. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang. Are you hurt, sweet Catherine? Alam mo, huwag ka kasing kabahan. You know, I don't bite. I hold my breath when he lifts my dress to check any injury. You'll be fine. Tinulak niya ito at maayos na tumayo. Pilit niyang iniinda ang sakit bago magsalita rito. Huwag mo akong ma-sweet-sweet, Catherine, Andrew.
Nagkibit-balikat lamang ito sa kanya. Alam mo, masyado kang uptight. Loosen up, Catherine. You'll be fine. Muling ulit ni Andrew sa sinabi. Alam niyang hindi na iyon tungkol sa nabunggo niyang tagiliran, kundi tungkol na iyon mismo sa kanya. Dinala niya akong muli sa kanyang study room at doon kami nag-usap dalawa. I hope I give you enough time to decide. He let me sit. Nakaupo siya sa silyang nakapwesto sa harap ng table nito habang nakatayo naman ang lalaki di kalayuan sa kanyang pwesto. Oo, nakapagdesisyon na ako. Sasama ko pero hindi kasamang anak ko. But kailangan niyo sumama. She needs to see the family. Hindi siya sasama sa atin. Matigas at may paninindigan na saad ng dalaga. Ayokong magkita sila ng anak ko. He will start asking, wondering, questioning me about this man. Mas magiging interesado na siyang makilala kung sino ang ama niya and I'm left alone again at ayokong mangyari yun. Sa ngayon, wala pa siyang tinatanong pero alam kong hindi magtatagal at mag-uumpisa na rin siyang hanapin kung sinong tatay niya. Fine. Kung yun ang gusto mo. You can spend the night in my place. Bukas ng umaga ko na ko'y ihahatid. Have a great night, Miss Velasco. Bago pa man siya makapagreklamo, ay nahinto na siya dahil sa pagbukas ng pinto. Sumalubong sa kanilang dalawa ang mga pulis at pinapataas ang kamay nito. Mabilis siyang umalis at pumunta sa kwarto kung saan iniwan niyang natutulog ang anak. Andun na ang best friend niya at agad niyang niyakap ito. It's okay, Catherine. You're safe. I got you now, babe. Uuwi na tayo. I didn't realize that I was crying in my best friend's shoulder. Hindi niya alam ang dahilan bakit siya umiiyak ngayon. Maybe the thought of him taking his son away from her. Hindi pa rin siya napapanatag kahit nalilinaw na ni Andrew na wala itong intensyong ganun. Bago siya lumabas sa silid kanina, ay tinatawagan na niya ang kaibigan. Katulad nga ng inaasahan niya, nag-aalala na ito dahil hindi pa rin siya bumabalik at naggagabi na. She told her someone take her and her son. Hindi niya alam kung saan siya nito dinala kaya dinetalya na lang niya ang mga nakikita niya. We head outside at hindi na ako nagulat nang mapasinghap ang kanyang kaibigan. Her son is still sleeping in her arms. Kailangan na niyang umalis roon bago pa ito magising. Hindi niya ito muling tinignan at mabilis siyang lumabas sa bahay na iyon at sumakay sa kotse ng kaibigan. What matters now is that they're safe. Tsaka na lang niya iisipin ang ibang bagay sa ngayon. Ang gusto niya lang ay makauwi sila ng tahimik. Back to her boring but peaceful life. Just her and her son. Nothing else. He looks so mad looking at me right now. Umuwi ako sa kanya kahit na hindi naman talaga ako sasama. Akala ko tapos na. Akala ko makakauwi na ako at hindi niya na makikita pa. Pero hindi pa rin pala. Tumiretso sila sa presinto rin mismo para mapag-usapan ang nangyari. What in the world is happening right now, Catherine? You're missing. Tapos madadatnan ka namin kasama tong... She can't even continue the words. Hindi ko ngayon agad napansin tapos itong best friend ko, alam niya agad sa isang tingin lang. Explain, please. There's too much to tell that I don't know where should I start. Pwede ba sa bahay na lang? I can't even relax here. It's creeping me out. Di mo ba nakikita? Sabi ko sa aking best friend. Pumuntong hininga lamang ito sa kanyang tabi. Hindi pa ba kami pwedeng umuwi? Tanong niya sa pulis na nasa kanyang harapan. I'm so sorry about that, Miss Velasco, pero hindi pa po talaga kayo pwedeng umuwi hanggat hindi namin naririnig ang side ng isang panig. I hate my life right now. How in the world this happened? Bakit walang naniniwala sa akin? I'm telling them the freaking truth. Are they blind? Wika ko sa sarili. Maniwala kayo sa akin. I was really kidnapped by this man. He blackmailed me, purposely taking me with him. I was pointing in him as I explained to the police what had just happened lately. Sinamaan ko siya ng tingin na magsalita ito agad pagtapos ko. I think we have a misunderstanding here, sir. Nagkaroon lang kami ng konting pagtatalo. And I didn't even knew that it would turn out like this. I'm sorry for the big mess my wife caused. It happens. I can't believe this. Mas pinaniniwalaan pa ng mga itong sinasabi ni Andrew. Hindi raw totoong sinabi ko na manloloko siya. Dahil isa siyang police and that made everyone believe. Bitawan mo ko. Hindi ako sasama sa'yo. Pagpupumiglas niya sa binata dahil basta na lamang siya nitong kinaladkad palabas. You have no choice, okay?
Your friend already left, so I have to take you home. Kaya kong umuwi mag-isa. Hindi na ulit ako magtitiwala sa kanya. Lalo na ngayong galit siya. Malay ko ba kung saan niya ako dadalihin? Mabilis nitong binitawan ang kanyang kamay at inayaan siya. E di umuwi ka mag-isa. Talaga? Mabilis ko siyang tinalikuran at naglakad papuntang kalsada. I was waiting for a taxi when someone lift me up and placed me in a broad shoulders. Nagsisisigaw siya sa ginawa ni Andrew. Buti na lang at alas 7 na ng gabi at walang masyadong tao sa lugar na yon. Put me down! I swear to God, Andrew! You don't shut up, do you? He puts me down. I ready myself the moment I set my foot on the ground. At sino ka para gawin yun? I don't even know you. At wag na wag mong idadahilan na ikong ama ni Albert dahil I was caught off guard when he pushed me to his car and shut me up with a kiss. Sinubukan niyang pumalag pero malakas ito sa kanya. Mabilis rin itong hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Pumesto ito sa harap niya nang napakalapit dahilan para makulong siya sa katawan nito. I was weak once again, with him kissing me like that. Binitawan nito ang kanyang isang kamay at iniyakap iyon sa kanyang bewang at mas lalo siyang pinalapit sa katawan nito. Me kissing him back isn't part of the plan. I don't know what to do. I was lost. He stopped leaving me breathless, his eyes never leaving mine. Doon lamang nag-sink in sa kanya ang lahat. I'm not forgetting what you did there, Catherine. Get in the car. I'm taking you home. I was gasping for air, probably wanting more and obviously don't want to stop him from kissing me. But that's not the point. The point is, how can he manage to sound normal when here I am, completely blown away by that scene? My gosh! Put yourself together, woman! Halik lang ginawa niya, Catherine. Huwag kang umastang parang may nangyari sa inyo. I felt my cheeks burned by that thought. No one said anything about what happened. And it's fine. Tahimik siyang nakaupo sa front seat habang iniinda ang mabangong amoy nitong pabango na umaalingasaw sa loob ng kotse nito. Agad siyang lumabas pagkarating nila sa tapat ng kanyang bahay. He didn't say anything and I didn't do too. Gusto niya lang umalis dahil wala akong sasabihin kahit na ano sa kanya. I can do what he wants. Kung gusto niyang umastang parang walang nangyari, then fine. I can deal with that. Ni Myla telling me na tulog na ang anak ko. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Can you tell me now what's happening? And so I did. Kinwento ko kung anong unang nangyari. He came telling me I steal something and then we end up to his house eating lunch like a complete family. Tapos bigla sasabihin niya, anak niyang anak ko? Paano ko ma-process lahat yun? Hanggang ngayon, gulong-gulo pa rin ako. We're not letting him take your baby away. Ihanda mo mga gamit mo. You're leaving this house first thing tomorrow. Myla? Ano ka ba? Huminahon ka nga. Nilinaw na niya sa akin. Hindi niya kukunin ang bata. He wants me. Oh my gosh! He wants you? Patapusin mo muna ako, pwede? Hindi yun gaya ng iniisip mo. Gusto niya akong sumama sa wedding ng ex niya. Kapalit ng pagiging donor niya. Matagal itong nag-isip bago nagsalita. Huwag ka pa rin mapanatag, Catherine. Anytime, he can take Albert away from you. And I won't let him do that. Kinabukasan, nagulat pa si Catherine dahil nakita niyang nandun si Andrew muli sa labas ng bahay niya. Unlike yesterday, he's now wearing the police uniform that actually suits him. I have to look away from his intense stare watching us both. Hinigpitan niya ang hawak sa anak bago magsalita. Anong kailangan at bakit ka nandito? Just passing by, in case you thought of escaping me. I won't let you. Inignora niya lamang ito at nilagpasan. Hindi pa man siya nakakalayo, ay hinawakan na nito ang kanyang braso. Agad niyang inalis iyon dahil para siyang napaso sa hawak nito. He looked at me with those intense blue eyes. The image of us in the parking lot comes back in my mind. Gumisi ito sa kanya na parang napagtanto nito kung ano ang iniisip niya. Hindi kami aalis dito, okay? Kahit gustong gusto niya na iyong gawin. Kaya pwede ba? Hayaan mo na kami. Hindi siya aalis dahil wala naman siyang ibang pupuntahan at kahit gusto man niya, wala silang malilipatan dahil yun lang ang afford ng budget niya. Ayaw naman niya tanggapin ang alok na kaibigan kasama ito.